Pinagkaiba nitong dalawa ng R4 at saka M16 ay yung 5.56 yan ay it ay green tip siya kasi dalawang klase na ginagamit namin na bala na 5.56 caliber, dalawa yon. Yung ito ang ginagamit namin dito ay ito yon. Ang ginagamit namin sa R4 is green tip. May green tip. Ibig sabihin, although parehas sila kalaki ng bala ng M16, pero ito, kakaibang chemical na ginamit. Medyo malakas ito kaysa sa M16. Kasi ito, ito rin ang ginagamit na bala sa machine gun, K3 machine gun. Itong green tip. Yun ang pinagkaiba nila sa bala. Una-una. At ito naman yung dito naman sa M16 hindi siya green tip ang ginagamit sa M16. Ito yun sa M16, pero sa madaling sabi ang green tip ay hindi pwedeng ibala sa M16, bala ng M16 ay pwedeng ibala sa R4. Kasi una-una, ito lang yung dalawa yung pinagkaiba. Kulo para sira lang laki. Laki ng bala. Ang pinagkaiba lang nila, sa madaling sabi, ang chemical na ginagamit. Yun ang pinagkaiba. Una, sa M16 at saka yung R4. Pangalawa, ito yung barrel. Ang barrel nito is upgraded. Upgraded siya sa M16. Kaya niyang mag-occupy ng caliber 5.56 green tip. Ang barrel nito, kaya niyang ipaputukin. Hindi siya masisira kahit ilang oras pa na putukan. Kasi upgraded siya sa M16. Naris dyan yung trigger mechanism, yung puo dito. Pag sinabing trigger mechanism, yung puo na yan, dito, lahat na yan. At saka yung bolt mechanism niya dyan sa loob is the same lang sa M16. Kasi sa maraling sabi, in-upgrade lang to sa M16. At yung bat niya is nakufold. So, pero hindi na yun mahalaga yung design, yung style, kumbaga sa amin, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga lang dito is yung kalakas na ginagamit na bala at yung barrel, yung capacity ng barrel. Kasi upgraded siya. Yun ang pinaka-importante dyan. Yung bala at saka yung barrel lang. Kaya yun ang pinakamaganda dito sa R4. Bakurma lang siya kasi maliit. Pero may mabigat siya. Mabigat to kaysa sa M16. Yun lang. Yun lang ang pinagkaiba dyan. Dalawa. Ito naman, M16 is mahaba. Mahaba siya. Ang ano lang nito, yung problema lang nito, itong barrel niya. Kasi itong barrel niya, hindi magkayang mag-occupy ng green tip na bala. May posibilidad na masira yung barrel. Ano yung masabing masira? May posibilidad na minsan na pumuputok yung barrel, minsan nalulusbor. Ibig sabihin, lusbor, hindi na yung accuracy niya, hindi na sumasakto. Yung accuracy, yung point of impact niya. Kumbaga, kung saan ka nag-aim, dun tatama. Kumbaga, lilihis na siya. Yun, nasisira yung barrel nito kasi hindi kaya niyang iputok itong green tip. Pero the rest dyan, yung trigger mechanism din, bolt mechanism, parehas lang. Parehas lang sila. Tapos yung bolt, yung bat, built-in na siya, kumbaga built-in, hindi na na-fold. Yun lang pinagkaiba sa design. No? Pero, itong M16, hindi ito basta-basta kasi kung hindi ako nagkakamali, 1950 hanggang sa kasulo ko yan, ilang dekada na to na ginagamit ang government natin. Pero, sa ngayon,
simula nang pumasok ako hanggang guys hanggang sa ngayon, hindi na gumagamit ang military, yung army, yung sundalo nito. Ang ito na ang kadalasan na nakikita namin na sa mga detachment, sa mga kapu ang ginagamit ito, gumagamit. Yun lang. Maraming salamat. Please watch.